Good morning, Carmina at Tony. Kung mapapansin niyo sa likod ko, no, ang media ay nakantabay na sa pagdating, no, ni Joel Escorial. Siya ang self-confessed gunman doon sa pagpaslang kay radio commentator Percy Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Ngayong alas 10 ng umaga, nakatakda itong preliminary investigation kung saan inaasahan natin, no, na kung meron siyang dagdag na salaysay pa ay kanya itong panunumpaan. Ayon kasi kay Prosecutor General Benedicto Malcontento, nauna nang pinanumpaan ni Escorial itong kanyang salaysay noong nakaraang linggo. So titingnan natin, Carmina at Tony, meron bang bago siyang sasabihin? Una na niyang inamin na siya ang bumari kay Lapid noong Oktubre at 3 sa labas ng kanyang subdivision sa Las Piñas City. Tatlong beses niya umanong pinaputukan si Lapid kasama ang tatlong iba pang sospek na hindi pa rin nahuhuli hanggang sa ngayon. Naging controversial ang kaso ng mamatay si Crisanto Villamor Jr., ang umano'y middleman sa pagpatay kay Lapid sa loob mismo ng New Bilibid Prison ilang oras lang matapos sumukos Escorial. Yung gunman. Unang sinabi ng PNP na nasa Metro Manila Jail ang umano'y middleman, pero noong lumabas ang balitang patay na si Villamor, nilinaw ng PNP na iba umano'ng middleman ang tinutukoy nila, si Christopher Bacoto. Base sa salaysay ni Escorial, inalok umano ng 550,000 pesos ni Villamor si Escorial para patayin si Lapid, pero hindi pa alam kung bakit at sino ang nag-utos. Lumutang nitong weekend ang umano'y passbook ni Escorial na isinuko umano sa PNP kung saan makikita umano na may pumasok na 500,000 pesos na kabuang halaga. Ayon sa autopsy ng NBI, walang gunshot wound at wala ring external physical injury na tinamo itong si Villamor, yung middleman. Negative din sa COVID, pero may sinasabing hemorrhage sa left ventricle ng puso. Ayon sa Bucor, walang foul play sa pagkamatay ni Villamor, pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, dapat doktor ang tanungin. So kanina, kinausap natin si forensic pathologist Dr. Raquel Fortun. Ang sabi niya, hindi pa umuno conclusive ang findings, lalo't ang inilabas lang ay memo, hindi mismo ang autopsy report. Hindi umano nakasaad sa report kung ano ang estado ng ulo at utak ng bangkay, kung wala bang asphyxia o yung nawalan ng oxygen. Isa pang malaking tanong, bakit naimbalsa mo na ang bangkay bago ma-autopsy? May epekto kasi ang mga kemikal sa tissue samples na kinukuha para sa histopathology at toxicology exam. Wala pa umunong kumukuha sa kanya para i-re-autopsy si Villamor, pero kung ipapasuri sa kanyang bangkay, titingnan niya ang utak at puso. Duda rin ang abogado ng Mabasa family na si Attorney Bertini Causing sa resulta ng autopsy ni Villamor, pero bukas sila na gawing state witness si Escorial kung ituturo ang mastermind. Ito ngayon yung komplikasyon na Tony at Carmina. Kung gagawing state witness Escorial, sino ngayon ang matitirang akusado? At ang sinasabing requirement sa ilalim ng Witness Protection Program, dapat ang state witness hindi siya ang most guilty. Kung itong si Escorial ang gunman at mismong bumaril, paano daw masasabi na siya ang hindi most guilty dito sa kasong ito? Tony at Carmina. Okay, sige. May pahabol kang tanong kay Attorney Mike. Wala na kasi nagmamadali tayo para doon nga sa mga slides, okay. No, na nakansila. Sige, last question. Ito lang, ha? Mabilis lang para kay Attorney Mike. Sa preliminary investigation, Attorney Mike, maaari bang humarap din or sumali din yung mga kaanak nitong si Percy Lapid? For example, si Roy Mabasa, pwede ba siyang makisali doon? Attorney Mike? Tony, okay. Tony Carmina, pasensya na, nawalan ako ng override, so hindi ko narinig yung tanong. Kung pwede okay. Maulit lang. Sige, mabilis lang. Sa preliminary investigation, pwede pa rin bang sumali or humarap dun sa akusado yung kapamilya o kaanak nitong ni Percy Lapid? For example, si Roy Mabasa, yung kapatid ni Percy. Inaasahan natin yan, Tony, na harap sila dahil titingnan nila kung papanumpaan o ano ba ng, kung meron bang dagdag na salaysay itong si Escorial hinggil sa pagkakapatay kay Percy Lapid. So inaantabayan din natin kung pupunta sila. Alam natin si Attorney Causing, yung kanyang abogado ay pupunta. Nagsabi siya kanina sa interview sa Kabayan. So babantayan natin, Tony, kung ano ang mangyayari sa preliminary investigation ngayong umaga.